ang gamot sa pampalit ng almoranas? Yun lamang po. Nako, oh, pampalit ng almoranas. Oo, oh, medyo mabigat na problema yung almoranas. Actually, dalawang klase yan eh, June. Isang external tsaka internal hemorrhoids. Yung internal kasi, ang mapapansin mo lang sa pasyente, ang complain lang ng pasyente usually, may biglang bleeding, may kasamang dugo yung pagdumi niya, no? Mm-hmm. So, pag nag-ugas naman siya ng pag naglinis naman siya, wala naman siya nakakapang parang laman o lawit doon sa kanyang may bandang puwitan, no? Comparing with the external hemorrhoids, pag kasi external na, you will feel something na parang may laman na naiipon, naiiwan doon, pero kahit painful siya pag nahawakan mo at pag nalilinisan mo, especially pag nalalagyan ng sabon, no? So, in both cases, pag na-detect na na meron kang almoranas, very important magpatingin ka kagad sa doktor. Kasi yung mga baka biglang gumamit ka ng kung ano-ano, eh, madisgrasya lalo o lalo lumala yung almoranas. Number one, i-advise ng doktor yan, hot seats bath, no? So, yun yung parang ano ba? Hot seats bath. Mainit yun na may umuusok, parang kumukulong tubig. Maligam-gam na tubig. Itatapat mo sa may bandang puwitan mo mga 1 to 2 feet away, no? Uupuan mo yon, huwag hindi mo i-detect kasi mapapaso. Steam, eh. Oo. Yes, steam, oo. Ang purpose kasi nun, lalambot o mawawala yung inflammation ng mga ugat o yung laman na lumuwa ano, ng almoranas, babalik siyang kusa. No? Mawawala yung almoranas mo. Pero you have to do this very often para talagang matras o bumalik yung almoranas. Number two, yung pagkain. Iwasan mo yung mga pagkaing matitigas at mahirap tunawin. Like, meat is number one, ano? Coffee is also one. At saka, you have to drink plenty of water, not juices. Mas maganda water lang para mapalambot o yung dumi, no? And of course, in-advise natin, high fiber diet. Kasi yung fiber, mas nakakabuo ng dumi yan, ano? Excuse sa mga kumakain this morning. Mas madali mo siyang mailalabas. And of course, exercise. Kasi yung proper exercise, may mobilization ka. So yung peristalsis o yung paggalaw ng bituka, na may maintain din. So every day, hindi man araw-araw, at least meron kang movement, hindi ka masyadong sedentary. Kasi mas mabagal ang pagdumi, pag uupo-upo ka lang, hihiga-higa ka lang, wala kang exercise, no? So those are the things na medyo pwede naman natin gawin na sa bahay. But of course, kung talagang may bleeding ka na, may pain ka na, hindi ka makaupo, and then you feel that big lump there, no? You have to consult a doctor, baka kasi kailangan tanggalin natin. Kasi pag hindi natin tinanggal yan, magtutuloy-tuloy na mag-bleed, magdudugo na magdudugo, and then that's it. Medyo hindi maganda. Pero may umuulit pa rin yung almoranas nila. Like in our case kasi sa family namin, meron talaga kaming lahi noon. Bale, both sides ng lola at lola ko. Tapos nag-operahan na ako before, pero nauulit pa rin siya. Pag kasi inoperahan na, there's a high probability na meron pa rin luluwa. No? Although sinasabi ng mga expert na talagang it's really more of, yun nga, mag-ingat ka na sa pagkain, and then take the necessary medications kasi you have to take yung mga gamot na pampalambot ng dumi, pampabilis ng pagdumi, and of course, yung mga gamot na para mabawasan yung inflammation ng mga ugat natin dyan sa may bandang bituka natin sa baba. Kasi yung lumuluwa na yun, mga ugat yun nakasama nung bituka eh. Yun yung lumuluwa, kaya kailangan natin ibalik. At pag nagkamali tayo ng treatment, lalo siya magbi-bleed. Tapos yun nga, another surgery will be important. Ayun, ganun yun. Oo.